Hi, what's up guys? It's me again, Hill. Welcome to Cebu Home Search. Welcome to my channel and welcome to Cebu. In this video, as promised ko last time from my previous video, pag-uusapan natin kung paano ka magkakabahay kahit na sobrang tight yung budget mo. Paano ka magkakabahay kahit na meron ka pang ibang priorities? Paano ka magkakabahay kahit na wala ka pang savings? So, ano pang hinihintay nyo? Sit tight, relax, grab a coffee, and enjoy the video. One eternity later. Now, bago tayo pumunta sa topic na paano ka magkakabahay, hindi po para ipagyabang, but to inspire everyone to invest. And para medyo meron din akong konting mag-tackle ng ganitong topic. I owned a house at the age of 25. And I owned 2 condo units at the age of 28. 28 pa rin po ako ngayon. Medyo mukha lang akong 19. Here's some pictures para ipakita ko yung mga konti lang naman. Konti kong naipundar at this moment. Don't get me wrong po, lahat po ng pinakita ko ay hindi pa po fully paid. But they are under my name. So now, I will share kung paano ko nakuha or paano ko na-achieve yung mga ganong investment at the early age. So, back to the topic. Every person wanting to have their own house have two types. I classified them as two types. Una, tinatawag natin the engineers. And pangalawa, yung tinatawag natin the investors. Sino nga ba yung matatawag natin mga the engineers? Well, sila yung mga tao na gusto nila, sila mismo ang mag-design ng bahay nila. Gusto nila, sila mismo ang magpatayo ng bahay nila. Hindi naman sa sila mismo ang nagpapanday, but gusto nila na nakikita nila na tinatayo ang bahay nila based sa gusto nila. Yung mga tao naman na tinatawag natin the investors, sila naman yung mga tao na gusto nila na hindi na sila maghirap pa. Or I mean, yung wala nang masyadong maraming iniisip. Gusto nila, magbayad na lang sila. Yung example of this is that tayo na yung bahay or ginagawa na yung bahay, which is done by the developers in some subdivisions, and gusto nila, magbabayad na lang sila. Example ng monthly amortizations or monthly payments. Now, bago ka kumuha ng bahay, you should try to figure out first kung saan ka ba nabilong. Are you one of the engineers? Or do you belong to the so-called the investors? So, if isa ka sa mga the engineers, paano ka magkakabahay
Kahit na sobrang tight ng budget mo, paano ka magkakabahay kahit wala ka pang savings? Always remember, di bali nang abutin ka ng 10 years bago mo may tayo yung pangarap mong bahay, it is still much better kung habang buhay ka namang mangungupahan. So paano? Simple lang. Dahil gusto mo na ikaw mismo ang mag-design ng bahay mo, you should invest first sa tinatawag nating lupa. Sobrang tight na ang budget ko. Wala na akong savings. So paano ako mag-i-invest sa lupa? Hindi ko naman po sinabi na mag-i-invest ka sa lupa or bibili ka ng lupa in cash. Pwedeng-pwede naman, bibili ka ng lupa through installment. Ibig sabihin, magma-monthly ka lang ng maliit. Pasok sa tight na budget mo. Oh my God! Maraming mga lot for sale ngayon sa mga subdivisions which the developer offers them from 5 to 7 years to pay. Remember, di bali ng matagal nung maitayo yung bahay mo kesa habang buhay kang mangupahan. Okay. Now, yung mga sinasabi kong lots for sale sa subdivision, pwede mong bayaran through monthly cash or monthly payments diretso sa developer or pwede rin through post-dated checks or PDC. Or, kung talagang gusto mo mas lumiit pa ang monthly mo sa kinuha mong lupa, some developers offer lots for sale which is loanable to Pag-IBIG. Ibig sabihin, you can stretch the loan term up to the maximum term offered by Pag-IBIG, which is 30 years. The point is, you can extend your loan term to fit your tight budget. Kasi, pag mas mahaba yung loan term, mas maliit din yung monthly mo. Depende rin naman sa size ng lupa and also sa location ng property, some lots for sale, you can even have for as low as 3,000 per month. Then after, if fully paid na yung lupa, it's now time to start para sa mga the engineers to build their dream house. Now, upon building your dream house para sa mga the engineers and sobrang tight pa rin ng budget mo, wala ka pa rin savings, meron ka pa rin ibang priorities, but gusto mo ng patayuan yung nabili mong lupa ng dream house mo, the solution is you can find yourself a contractor and they will help you apply housing assistance from the bank. Yung ibang bangko, they require the title of your lot para gawing collateral. Then, pag na-approve ka na sa housing assistance, the contractor will build your house. And pag naitayo na yung bahay mo, yung dream house mo, all you have to do is magbabayad ka na lang ng monthly amortization to the bank. In which, you can also again stretch your monthly amortization loan term up to maximum of 15 to 20 years. Para hindi ka mahirapan sa sobrang laki ng monthly mo. Remember this, grab the opportunity na pwede ka pang mag-avail ng maximum of 15 years or 20 years. Depende sa edad mo. Why? Because it is a privilege. Huwag kang matakot or huwag mong isipin na sobrang tagal mong matapos bayaran yung bahay mo. Because the fact is, kung meron ka ng budget or kung meron kang malaking pera, pwede mong hulugan ng malaki ang principal to shorten the loan term or to reduce your monthly payment. So kung meron ka ng pera, may pondo ka na, and ayaw mong tapusin ng sobrang tagal or like ayaw mong gawin talagang 20 years mong tapusin, pwede mong bagsakan.
That's the beauty kung kinuha mo siya ng longer terms or maximum term. But if kinuha mo siya, like example, 1 year to pay, or let's say 5 years to pay na lang. And di natin alam yung takbo ng panahon, diba? Di naman habang buhay, tayo ay malakas. One day, what if nagkasakit ka? Or what if merong something masamang nangyari? Dahil kinuha mo siya ng 5 years, syempre, sobrang laki ng monthly amortization mo. So, saan ka ngayon kukuha ng pang-monthly mo? Dahil malaki ang monthly mo. But, dahil kinuha mo siya ng longer term, like 20 years, example, may mangyari mang masama na di natin inaasahan, dahil maliit lang yung monthly mo, kayang-kaya gawan ng paraan. Yan po ang diferensya kung kinuha mo siya ng long term or kinuha mo siya ng short term. And also, pag kinuha mo siya ng shorter term and na-short ka sa budget mo or may masamang nangyari, hindi mo na siya pwedeng gawing i-extend. Like, from 5 years, gusto mo gawing 10 years, or from 10 years, gusto mo gawing 15 years, no. Hindi po siya pwede. But, kung kinuha mo siya ng 20 years, binagsakan mo, yung principal, gusto mong gawing 15 years, pwedeng-pwede. Kinuha mo siya ng 15 years, binagsakan mo yung principal, gusto mong gawing 10 years, pwedeng-pwede. So, that's the beauty of choosing longer term. Huwag po kayong matakot or huwag niyong isipin na sobrang laki ng interest pag pinahaba ng pinahaba. No, that's a wrong idea. And voila! Kung nabilong ka sa mga D-engineers, meron ka ng bahay. Congrats! Lipat naman po tayo sa mga tinatawag natin, D-investors. Sila kasi yung mga type na mas madali nilang ma-achieve yung mga gusto nilang bahay. Kasi bakit? Kasi nga, sila yung mga type na gusto nila, wala nang masyadong maraming iniisip. Gusto nila, magbayad na lang sila ng monthly amortizations. Now, kung napaka-tight ng budget mo and you belong to the investors, I suggest humanap ka ng mga properties or humanap ka ng bahay na mga reselling or kinagawa pa lang or gagawin pa lang. Why? Because pre-selling properties offer smaller monthly amortizations and more flexible payments. Yung ibang low-cost housing, they even offer as low as 2,000 monthly equity. And then, pag na-construct na yung bahay, which is i-apply natin for loan, either to bank or to Pag-ibig, you can even have them for as low as 5,000 pesos monthly amortization. Yung 5,000 mo, which is dapat pang monthly rentals mo lang, in-invest mo ng bahay, in time, meron ka ng sarili mong bahay. Remember, yung 5,000 mo na pinangbabayad mo ng renta, never magiging sayo yung nirerentahan mo. Compared to the 5,000 pesos na pinamamonthly amortization mo sa isang property na pre-selling sa isang subdivision, which is magiging sayo in time. Mostly sa mga pre-selling properties, they took maximum of 4 years para itayo yung bahay. Pag-isipin mo na naman, sobrang tagal. But, remember again, di bali matagal kesa habang buhay ka, mamapahan. So, that's it. Kahit sobrang tight ng budget mo, kahit na meron ka pang ibang mga priorities, at kahit na wala kang savings, hindi mo naman kailangan maglabas ng sobrang laking pera. And pwedeng kahit di mo na nga alam pansinin yung binabayad mo na 5,000 pesos or lower doon sa property na gusto mo, and in time, hindi mo mamalayan, meron ka na sarili mong bahay. So, you can start
as early as today, take that step of owning your own house. And again, that's why this channel exists, to help you find the house or the property na swak sa budget mo and swak din sa panlasa mo. Hit like kung nagustuhan mo yung video, and kung hindi mo naman nagustuhan or meron kang gustong itanong or kung meron na akong nasabing mali and gusto mo kong i-correct, you can comment down below. Ring that bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you and see you soon!